Debak! Uy, mga kasambahay, nandyan pala kayo. Kinugulat nyo naman ako. Kakanood ko to ng Korean drama, kaya ako nagkakaganito. Uy, kaya nagpunta na rin tayo dito sa Korea. Pero nag-crave kasi ako ng kimbap tsaka chumukbap. Kaya mapapaturo tayo ngayon. Halika, i-meet na natin ang ating guest cook for today. Let's go! At para turuan tayo ng mga K-drama food na ito, kasama natin si Ate Michelle Flores para turuan tayo ngayong umaga. Good morning po, Ate Michelle! Bati pa kayo sa ating mga kasambahay. Good morning, Ayra. Good morning, Kuya. At good morning, mga kasambahay. Alright, ito, excited na talaga ako, Ate Michelle. Ano po ba ang mga ingredients natin para sa kimbap at chumukbap? Sa ating chumukbap, kailangan natin ng luncheon meat, kimchi, dried seaweed, and rice. Para naman po sa kimbap natin, Ate Michelle, ano po ang mga ingredients? Mayroon tayong carrots, fish cake, spinach, cucumber, scrambled egg, crab stick, ham stick, pickled radish, at itong bordok. Tsaka kailangan po natin ng perilis, and ito ng ating lover. Alright, ano po unahin natin, Ate Michelle? Unahin na natin ang ating chumukbap. Okay, sige po. Paano po ba yan? Dito natin ang ating luncheon meat. Ito po yung mga nakikita ko sa K-drama kasi, Ate Michelle, mga niluluto po ng mga nagmamadali na rin sa umaga kasi mabilisan lang siyang luto. Tapos yung iba mga on-the-go food katulad ng kimbap na kahit sa sasakyan, sa bus, kinakain nila ganyan or kahit naglalakad. Kahit pambao ng mga bata sa school. Ayan, perfect din. Pwede mo din siyang dagdagan ng kochukaro, yung pepper powder, para kung gusto mo mas maangkan. Okay. At least din dito, mga kasangbahay, creative kasi din yung dish eh, kasi gagawin mo siyang rice balls. Instead na parang plain lang na nakalagay sa bowl or sa plato, tapos may luncheon meat ka, may kimchi, at least ito, incorporated lahat yan, yung mga ingredients, and medyo creative pa. Alright, magmi-mix na kami, mga kasambahay! Ito na, assembly time for kimbap! Ano pong unang step, ate? Kunin muna natin itong ating seaweed o yung lover. Yung carrots po, tsaka spinach, sinote mo lang po yan, ate, with sesame oil. Okay. Pwede natin ng konti. Yan. Huwag muna natin lalagyan ito ng sesame oil. Hindi siya maganda. Maghihiwa-hiwalay siya. Yung isang roll na ganyan kasi, mga kasambahay, kayang-kaya ko yung ubusin eh. Kahit nga talaga mo pa eh. Tsaka tuwang-tuwa ako sa kimbap kasi tingnan niyo yung mga ingredients niya. Sobrang nutritious. Tapos, jam-packed siya talaga ng lahat ng ingredients na, ayan, meron kang kanin, meron kang gulay, tapos meron kang protein. So, kompleto siya. Tapos, on-the-go food na pagka nagmamadali ka talaga, agad-agad makakain mo na. It's healthy pa siya. Ah, okay. So, dalawa to. Yung isa. Ah, walang ganito. Okay. Ito, ano siya? Yache lang siya. Vegetables lang siya. Ah, okay. Oh! Yache. Yache. Okay, ito naman tayo sa ating, yung meron na tayong ham, meron tayong fish cake, meron tayong crab. So, same thing mga kasambahay, lagyan ng konting seasoning yung yung kanin, tapos assembly time! Alright, ang favorite part natin mga kasambahay, taste
Bastos na! Siyempre, unahin muna natin itong ano, kimbap na lang muna. Kasi medyo makulay itong ano eh. Chumukbap, baka mamaya pagngiti ko, pagtawanan niyo ako, gawin niyo akong mini. Wala pa bang sausawan ng kimbap? Meron, soy sauce. Ah, soy sauce. Pwede din. Pero pwede rin siyang alone, di ba? Okay. Mmm! Sinabor ko talaga mga kasangbahay. Sarap niya. Kahit iisipin niyo na vegetable kimbap lang siya, may flavor sa lahat kasi yung seaweed natin, meron na siyang lasa, tapos nadagdagan pa siya nung danmuji, tapos may lasa rin kasi yung mga gulay natin, may seasoning din siya. And it's fresh, hindi siya nakakaumay. So taste test naman natin itong kimbap na punong-puno ng ingredients. Kung masasabi ko lang, ang sarap talaga ng kimbap. Complete food talaga siya na kapag ginuya mo, andun na lahat ng flavor. Hindi mo na kailangan mag-isip. Masarap siya talaga kagad. So, dito naman tayo sa Chumakbap! Okay? Alright, naaksan, bye! Mmm! Gusto ko din yung flavor nitong Chumakbap natin. Kasi, meron siyang nadagdag na spice. Kasi merong kimchi, di ba? Tapos, ang sarap ng flavor nung luncheon meat natin na nakahalo na siya, incorporated dahil sobrang malasa yung ating rice balls na ito. Thank you so much po Ate Michelle for sharing this recipe with us. Baka po meron kayong gustong i-shoutout. Greetings po sa ating mga kasambahay. Shoutout po sa aking mga anak sa Pilipinas, sa mga kamag-anak ko and friends. Thank you po sa inyo lahat. Alright. Maraming salamat po Ate Michelle. Sobrang na-enjoy ko po ang ating K-drama food na ito, ang kimbap at Chumakbap. Paano ba mga kasangbahay? Hanggang dito na lang muna ang ating episode. Join me next time for more cuisine adventures, God willing. Dito lang yan sa Cook It Right with Ira. But don't forget to cook with love and cook it right.